So, may pinurchase ako sa shop dito sa Shopee, yung DC to DC voltage. So, ang problema nito mga ka-ERSA, kapag walang response. Wala siyang response talaga. And then, yung hinang ko to, itong parang pinaka-regulator niya, pag kinabit mo tong paa na to, itong isa, ayan nag-shutdown to. So sa mga naka-experience nito dyan, watch nyo tong video ko para makita nyo kung paano paganahin to, yung DC to DC na inverter voltage to. So wala pong walang ka-response to. Alam ko sino sa inyo diyan ang naka-experience. Ito lang po ang method diyan. Ganito lang ang paraan. Wait lang po mga ka-ERSA ha. Ko lang to. Update ko kayo. Okay, thank you and God. Okay, iyan na siya mga ka-ERSA. So ito yung siguro yung pinaka inverter nito sa loob may problema. So ngayon inilagyan ko siya ng resistor, and then makikita nyo po ngayon magre-response na ang supply niyan hanggang sa taas ko. Ayan. Hanggang 50 volts po ito mga ka-ERSA, no? So hanggang dyan lang gawin ko hanggang 24 volts. Ayan. Yan, nag-i-invert. So, kung makikita nyo po, tapatan ko siya ng tester. Ayan mga ka-ERSA. Tama na po yung voltahe niyan ngayon na nilalabas. Wait lang po ah. Okay, tingnan nyo mga ka-ERSA. 20 volts. So, ayan, sinukat ko siya 20 volts din doon. Ayan mga ka-ERSA. Okay na siya ngayon. So after na yung mga naka-experience nito, no, huwag niyo itapon 'yan or ano. Ito lang po ang ano niyan, ang method niyan. 1 2 3 pang-apat na paa. Magja-jump kayo ng resistor lang. 'Yan. Ihang niyo yung isang paa na 'yon. Kasi ito 'yung positive negative niya. So ito sa gitna sa trigger niya 'to para sa voltahe. So magja-jump lang po kayo dyan ng resistor mga ka-ERSA at magiging okay na yan. Okay, thank you and God bless. Sa mga naka-experience po nito, comment lang po kayo sa video na to. Thank you.